Naalala ko po sa aking unang parokya, napansin ko na ang mga tao, hindi sila masyadong nangungumpisal. Parang napaka-konti lang na mga gustong mangumpisal. And to encourage people to go to confession, yung susunod pong mahal na araw, susunod na panahon ng Kwaresma, sinabi ko sa mga tao na kung hindi sila pupunta sa simbahan, ako po ang pupunta sa kanila. Kaya nga po, nag-schedule kami ng kumpisalan sa daan. No? Confession on the streets. Kumpisalan sa mga baryo, sa mga sitio. Kaya ako po ay nagdadala ng luhuran at pinuntahan ko po yung aking mga parokyanos bago pa po yung COVID. Pag ako po ay papunta na at nakikita na nila akong palapit, parang nagtatakbuhan po itong aking mga parishioners. Takot na takot po sa akin. Eh, wala naman po akong sakit. Hindi naman po ako mukhang halimaw. Inaamoy ko naman ang aking sarili, naligo naman ako, hindi naman ako mabaho. Bakit iniiwasan po ako? At talagang I am forcing myself to enter their houses at tinatawag ko po lahat na makita ko sa daan. Dito, upo ka, dito, luhod ka, mangumpisal ka, sabi ko. More often than not, I hear this line from them. Sinasabi, Padir, wala naman po akong kasalanan eh, sabi nila. Pag narinig ko po ito, ako po ay magkukrus. Sabi ko, daig pa ang Virgin Mary. Daig pang mga santo, sabi ko. Wala daw kasalanan. Sigurado ka? Pakaisipin niyo po. Pag tinanong ko pong ganyan, meron din sasabihin. Alam din ang kasalanan. Pero bakit ba ayaw mangumpisal? Sa tingin ko po, ito yung problema. Napakaraming tao, hindi nila maintindihan kung ano ba ang kasalanan. Why do people hate or avoid going to confession? Because we cannot blame them. We have not taught them enough about the concept of sin. Nagkukulang tayo sa pagtuturo ano ba ang kasalanan. Maraming tao, pag sinabi mong kasalanan, agad pumapasok sa isip nila yung masamang ginagawa. Alam naman natin ang Ten Commandments. Yung masamang ginagawa, that is sin. Kasalanan yan. At ang tawag natin dyan ay sin of commission. You commit it. You do it. Pero, meron pang isang konsepto ng kasalanan na nakakalimutan natin. At yun yung mga bagay, mga mabubuting bagay na hindi natin ginagawa. At ang tawag natin dyan ay sin of omission. Mga bagay na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. At yan po ang pinapaalala sa atin ng mabuting balita. That on Judgment Day, God will not only judge us on the bad things that we have done, but God will also look into those things that we have failed to do. May mga bagay na dapat ginawa mo, pero naging pabaya ka.
hindi mo binigyan ng pansin, hindi mo binigyan ng oras. Kamukha daw ng pagpapakain ng mga gutom, pagpapainom, pagbibigay ng damit sa mga hubot-hubad, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nahihirapan dahil meron silang sakit, pagbibisita sa mga nakakulong. Hindi naman sila kailangan palayain eh. Kasi nagbabayad sila sa kasalanan nila. Pero yun lang bang bisitahin sila, kumustahin mo yung mga nakakulong, yung mga nahihirapan? Is that very difficult and hard to do? Hindi naman po. Di po ba? No? So, ang kasalanan ay hindi lang yung masama mong ginagawa. Pero ang kasalanan ay yung meron kang mabuting magagawa, pero hindi mo ginawa, naging pabaya ka. Ano pong pagkakaiba ng mabuting Kristiyano, ng masamang Kristiyano, at malalang Kristiyano? There is a difference between the three of those. A good Christian, a bad Christian, and the worst Christians. Ito po. Yung mabuting Kristiyano, may ginagawang mabuti. Yung masamang Kristiyano, yan yung may mabuti dapat silang magagawa. Hindi nila ginawa. They ignored doing good things. That is bad. But what is evil and worst, ito yung malala. Wala ka na ngang ginagawang mabuti, hindi mo na nga ginagawa yung mabuti mong dapat gawin, gumagawa ka pa ng masama. Nakakaperwisyo ka, nakakasakit ka sa iba. Let us try to reflect on this, my dear friends. Not only on the bad things that we are doing, but reflect on the things that you have failed to do. Kasama din yan dun sa dasal natin, paghingi ng tawad. Yung mga nagawa mong masama at yung mga hindi mo nagawang mabuti. Meron. Marami. Yung iba sa atin dyan, pabaya sa mga magulang nila. Hindi man tinutulungan. Nahihirapan. Yung iba, sasabihin nila, kasalanan naman po ng magulang ko, pader eh. Antigas-tigas po ng ulo. Inaaway po ako, siya yung may kasalanan. Kahit na masama yung magulang mo, kahit na kasalanan ng magulang mo pa rin yan. Hindi ka naman lalabas dito sa mundo kung hindi dahil sa mga magulang mo. And it is a great sin when you ignore the needs of your parents. Napakasama. Pagpabaya ka mismo sa mga magulang mo. Hindi rin ba napakasama pagpabaya ka sa pamilya mo? Minsan yung mga ibang may asawa, they are so selfish. Wala silang ibang iniisip yung kanilang sarili. Palagi nilang sinasabi, eh dito ako masaya eh. Pabaya sa nararamdaman ng kanilang mga misis. Pabaya, wala man pakialam kung anong epekto nito sa paglaki ng kanilang mga anak. Ang iniisip nila, sarili nilang tuwa, their own pleasure. Nakakalungkot. Walang pakialam sa lungkot na nararanasan ng pamilya nila. Dahil sa kanilang pagbababae,
dahil sa kanilang bisyo, kasalanan yan, pabaya sa pamilya. O kaya na lang, yung alam mong nag-aaway yung kapitbahay nyo, o yung iyong kakumpare, kakumari, alam mo meron silang problema sa kanilang relationship. Pero ikaw, ano yung attitude mo? Ano yung sinasabi nyo kayo sa pamilya? Huwag kayong makikialam. Huwag kayong makikialam. Problema nila yan. Oo, may problema yung ibang tao. Pero di ba, pag tayong mayroong problema, gusto natin, tinutulungan tayo. Paano naman yung iba? Naririnig mo na, wala ka pang ginagawa. Pabaya ka sa kanila. Di ba minsan, yung kasalanan natin, nandyan lang sa malapit. Napakalapit na lang. Hindi pa natin kayang pansinin. Hindi pa natin kayang tulungan. God is testing us. Sinusubukan tayo ng Diyos. Tandaan natin ito. Ang mga pabaya, hindi makakatanggap ng gantimpala. Huwag kayong mag-alala. Kung nakakaranas kayo ng mga taong pabaya sa buhay niyo po, God will give what they deserve. Every one of us will receive what we deserve. Kung meron gumagawa ng masama sa iyo, kung meron mga taong pabaya sa buhay mo, huwag mo silang tularan. Huwag kang maging kamukha nila. Be a good Christian. Be a good Catholic. Do what is good, even if it is very hard, painful, and you suffer for it. Because God knows the goodness, kindness, and generosity that you're trying to do. Sa mga mabubuti at hindi pabaya, silang binibigyan ng gantimpala. Kaya tayo po ay manatiling nagtitiwala sa Diyos. At humiling tayo, tayo ay punuin ng kanyang pagmamahal at grasya para mapagpatuloy natin ang kabutihan na kanyang sinimulan sa atin at ito po ay magtapos sa kanya rin. Amen.